giniling na baboy, wantong pastry, carrot, already ground po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng homemade siomay. Ito, ano ang hulog? Lapad! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng homemade siomay. Narito po ang mga ingredients na kakailangan natin. Giniling na baboy. Ginamit ko po ay 2 pack na tig po 500 grams. Yung pong ating wantong pastry o yung wrapper na gagamitin natin. Ingredients, carrot, already ground po, together with the shallot onion, dahil mas masarap po kapag may kasama or may kahalong shallot onion. 4 eggs po ang aking ilalagay. At narin naman po ang mga seasoning na gagamitin natin. Siyempre, hindi po mawawala ang magic sara. Salt, garlic powder, at ground pepper po, pamintang durog. So, napaka-easy lang pong gawin itong homemade siomay. Paghahalu-haluin lang po natin yung mga ingredients. Katulad po ng giniling na baboy. Ito po ay hinugasan ko na po para tanggal po yung germs na kumapit. So, sunod ko pong ilalagay ay ito pong giniling ko na carrots na may kasamang shallot, onion shallot po. Yan, ganito lang pong kasimple. Okay. It, halo-halo lang po. So, napakarami po nito. Kasi po, paborito po ito ng mga anak ko. Simpleng-simpleng gawin lang po. Simple. Mix. So, sadya pong binamihan ko ang carrots dahil maganda po sa katawan ang gulay, especially the carrots. Yan po. So, mix well na po siya. So, sunod ko pong ilalagay ay itong mga seasoning natin. So, ang nagpapasarap sa panlasang Pinoy na hindi po mawawala ay ang ating magic sarap. So, kalahati lang po ito. Sunod po, ito po ang ating paminta. Nasa sa atin na po kung gaano parami po yung ilalagay natin. Okay, mix ko lang po uli. Halo. Ganyan lang po kasimple ang ingredients ng ating homemade siomay. Sunod ko pong ilalagay ay salt.
tayo uli para mag-mix well po yung mga seasoning na inilagay natin. Yan lang po kasimple. Sunod ko pong ilalagay ay itong garlic powder. Halo po ulit tayo. Tapos po itong eggs, cracked eggs. So, nasa sa inyo po kung ilang itlog ang inyong gagamitin. Ako po, apat lang po. So, dalawa muna po. Halo po tayo uli. Para mag-mix well yung lahat ng ingredients na nilagay natin. Oo, mix well na po. So, dagdagan po natin ulit ng kaunting ground pepper. Mas masarap po yung lasa mo yung pepper. Ginagawa ko po dito para sure yung lasa. Nagtatry po ako o nagtetesting ako ng konti sa isang platito para po malaman natin kung okay na yung lasa niya. So, ganito po yung ginagawa ko. Then, ilalagay ko po sa microwave. Yung testing natin kung okay na po yung kanyang timpla. So, dagdagan po natin ng kaunting salt. Medyo matabang po. At kaunti pong paminta. So, nasa sa inyo pong panlasa kung gaano karami ang ilalagay ninyo seasoning.
Hindi po kailangang maalat kasi nagpapasarap po siya siomay. Ay yung gagawin natin dipping sauce niya. So, pwede na po natin itong balutin. Ito lang pong kasimple. Ready to wrap. Babalutin natin po siya. So, ginagawa ko po, syempre, ito, hindi nawawala ang ating steamer. So, dinadirect ko na po sa steamer. Kasi po, sasalang na din po natin yan at nang makakain ang mga bata. Simple lang pong gawin to. Ganito lang pong parami. Siomay. Ating homemade siomay. Pag nilagay natin sa steamer ay may space po para po hindi siya mag dikit-dikit.
mix po natin ulit. Na po. Oh. Tingnan mo niyo po ang gandang tingnan ng ating siomai. Next